bago ka ba sa channel ko? Kung bago ka sa channel ko, sana mag-enjoy ka sa mga videos ko. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please click subscribe button and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong palabas. Hello mga lalabs, ayan, ito na naman yung ating, ayan, so kaya po ako gumawa ng vlog dahil po sa hinihingi ng PhilHealth na 3% sa sahod ng mga OFW, ayan, isa po ako sa OFW na hindi po nag-agree dyan sa 3% na yan, ayan, maawa naman po kayo sa aming mga OFW, pinaghihirapan po namin yung perang kinikita po namin dito para po sa aming pamilya. Hindi nyo ba iniisip na nagtitiis kami dito, nagtatrabaho malayo sa pamilya namin para lang may maipakain sa kanila, may maipadala sa kanila? Kung maganda-ganda lang sana yung trabaho dyan sa Pilipinas, hindi kami aalis eh. Sino bang taong gustong malayo sa pamilya? Kaya nga kami nalayo sa pamilya, tinitiis namin ang hirap, tinitiis namin yung ano, yung sakripisyo namin dito, hindi nyo alam. Wala kayong alam. Ang alam nyo lang, nandyan lang nakaupo at mangurakot. Ayan. Kung naglustay nyo man yung shoutout dyan sa, naglustay ng ano dyan sa PhilHealth, nalustay nyo yan, tapos kami ang ginigipit nyo, mga OFW. Hindi nyo ba alam na yung kinikita namin pera dito, dugot pawis namin ang nakasalalay? Hindi nyo alam kung gaano kahirap. May binubugbog dito, may pinapatay. Bakit? Pagka dyan sa bansa natin, kagaya ngayon ha, ay hindi namin yan bibigyan ng ano, ng rasyon dahil ano yan, OFW yan. Oh, nasan ang ayuda namin? Eh pagdating sa PhilHealth, kakaltasan nyo kami ng 3%. Pagdating naman sa ayuda, wala kami. Bakit yung PhilHealth na yan, napapakinabangan ba namin? Hindi namin napapakinabangan yung PhilHealth na yan. Paano namin mapapakinabangan? Nandito kami sa abroad. Oh, kung nagkasakit kami dito, namatay kami dito, may ayuda po ba kami? Para sabihin ko po sa inyo, hindi po tumatain ng pera ang mga OFW. Pinaghihirapan po namin yan, dugot pawis po namin. Maawa naman po kayo sa amin. Pinaghihirapan namin ang 3% na yan. Kung kukwentay nyo sa sahod namin, pambili na po yan ng bigas ng sa amin na lulutuin, isasain. Maawa naman kayo sa mga OFW. Itong video na ito, hindi ko po ito ginawa para sumikat po ako. Ginawa ko po ito para sabihin ko po kung ano po yung nararamdaman ko o ano nararamdaman ng karamihan na katulad kong OFW. Hindi nyo po alam na sobrang hirap ng nasa ibang bansa na gustong-gusto mong umuwi, hindi ka makauwi dahil nanghihinayang ka sa pamasahe. Na gusto mong makasama ang pamilya mo kahit namatayang ka na. Hindi ka makauwi-uwi. Bakit ka mo? Kasi iniisip namin yung kahit sentim mo na kikitain namin para makaipon kahit konti. Sa totoo lang, kaming mga OFW dito, yung mga iba wala pang ipon. Ang tagal-tagal na sa abroad. Ang hirap-hirap kaya. Kayo lumugar sa amin. Buti nga kayo dyan, paupo-upo lang kayo. Eh kami, sa palagay nyo, pinupulot namin sa basura ang pera? Sa palagay nyo, ang pera dito, itinatay lang namin? Hindi kami gatasan. Maawa naman po kayo sa mga OFW. Akala ko ba mga OFW bayani? Oo, bayani kami kasi kami ang nag-aano sa bansa natin. Pero yung kakaltasan nyo kami ng 3% sa sahod namin, sus naman, sus Mariosip naman po kayo. Maawa naman kayo sa mga kapwa ko OFW. Isa na rin po ako doon. Sa mga relief na yan, bakit meron ba kaming ayuda? O, porkit nasa abroad kami, binigyan ba kami ng ayuda? Wala, nga. Walay, nga kami. Pagdating pero sa kaltasan, ayan, diyan kayo magaling. Kasi ano? Ay naku. Buti na lang kamo, may natanggap akong balita kanina na hindi na daw inaprobahan yung 3% na yan. Salamat naman sa Diyos. Salamat naman at hindi naaprobahan. Ang sabi doon, ikusang loob na lang daw na ibibigay ng OFW yung 3%. Ay, salamat naman. Salamat naman at naaprobahan na po. Pero nung hindi pa po siya naaprobahan, ang sakit-sakit sa dibdib eh. Kasi pinaghihirapan kasi namin yung pera, hindi namin pinupulot. Hindi naman po kami madamot ng mga OFW, pero ilugar nyo naman po. Paano po yung mga OFW na TNT na hindi nagtatrabaho, pati rin sila nakakaltasan? Buti sana kung nagagamit namin yung binipisyo na yan. Buti sana kung pagkadating sa
kagaya ngayon, relief. Buti sana kung may natatanggap kaming ayuda. Eh, pag narinig na OFW, hindi nyo nabibigyan ng rasyon eh. Oh, paano naman yung pamilya namin? Hindi porket OFW kami, nakakapagpadala kami. Eh, paano kung, syempre, kagaya ngayon, lockdown din kami. Oh. Sa balagay mo, makakapagpadala kami ng pera doon. Eh, naka-lockdown din kami. Eh, kawawa din naman yung mga pamilya namin. Oh, hindi nyo naman kami binibigyan ng rasyon. Oh. Tapos pagka ganyan, hihingi kayo ng 3%, uobligahin yung mga OFW. Ano yun? Buti na lang kamo hindi na-aprobahan yan. Kaya may maganda rin balita at hindi na-aprobahan yung hinihiling yung 3%. Pero nung kanina, yung hindi ko pa nalaman na hindi pa na-aprobahan, ang sakit kaya sa dibdib, naaawa ako sa kapwa ko OFW. Hindi nyo kasi alam kung gaano namin pinaghihirapan yung kinikita namin dito. Hindi kami tumatain ng pera, hindi kami namumulot sa basura ng pera. Ayan, so buti na lang at hindi siya naaprobahan. Kusang loob na lang daw. Ayan, so ginawa ko po itong vlog para hindi po ako, hindi ko po ito ginawa para sumikat po ako. Ginawa ko po itong vlog na ito para po malaman ng mga tao dyan sa Pilipinas na ang mga OFW hindi nagtatain ng pera. Hindi kami namumulot ng pera. Pinaghihirapan namin. Sakripisyo namin, unang-una sa lahat, yung malayo sa pamilya namin, na lalo na sa mga anak namin, yung malayo kami para lang kumita ng pera, kunting pera para sa kanila, para sa kinabukasan ng mga anak namin. Tapos kukunin nyo pa yung 3%. Nasaan ang hustisya? Diba? Pero at least ngayon, medyo okay na po ako kasi hindi naman na-aprobahan, kusang loob. Ngayon, magbibigay naman po kami, hindi naman po kami madamot mga OFW, yung mga may mga magbibigay naman po kami, pero dapat kusang loob, tama lang naman na yung mga iba kusang loob, hindi nyo imamandatory na pipilitin nyo na magbibigay sila ng 3%. Hindi naman lahat ikumikita ng maganda, hindi lahat ng OFW maganda ang kinikita, yung mga iba ang baba ng sweldo, binubugbog pa, minamaltrapto pa ng amo. E di tama lang yung ngayon dahil kusang loob na lang daw. So salamat naman at hindi na-aprobahan yung mandatory ninyo na syempre iniisip ko din yung mga kapwa ko OFW, nararamdaman ko yung nararamdaman nila dahil isa rin po ako sa OFW. So nagpapasalamat na lang po ako ngayon at hindi po natupad yung yung mandatory na iyan na 3% na sinasabi ninyo. Ayan, shout out dyan sa kung sino man po yung kumurakot ng PhilHealth na yan at pinapaako sa mga OFW, shout out sa iyo, makonsensya ka naman, uy. So ito na po yung aking vlog for today. Ayan, so maraming salamat mga lalabs. Ayan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget po to subscribe to my channel and pakiclick na rin po ng bell button and pakithumbs up na rin po mga lalab. So ito na naman ang inyong ating hindi na ako galit ngayon kaya okay na lahat. Ayan, so naaano lang naman kasi ako kasi naawa lang po ako sa mga kapwa ko OFW na nagpapakahirap para sa ibang bansa, para sa yung kumbaga nagpapakahirap sila magtrabaho para sa kanilang pamilya tapos kakaltasan nyo pa. So yun lang po. So maraming salamat mga lalabs. Bye bye.